Hi guys, welcome to my channel. So welcome back ulit sa aking channel, and for today's video mag-modify tayo ng external antenna ni PLDT D2K FT10. So sa last sa previous videos ko is nag-modify din ako ng PLDT D2K FT10 using dun sa solda sa board. So sinulda ko siya sa board. And then nag-spec test ako. So i-upload ko na lang yung spec test ko. But sa ngayon mag-modify tayo using pigtail dun sa IPX pigtail na tatanggalin natin dun sa internal antenna. So dalawang klase yung modification natin ngayon is una yung isusulda or ihihinang dun sa PCB ng antenna ng PLDT D2K FT10. So ngayon ay mag-modify tayo using IPX pigtail to SMA female. So tatanggalin natin yung internal antenna, yung dalawang port lang, and then maiwan yung dalawa. So hindi tayo maghihinang. So i-compare natin kung sino ang mas mabilis or mas okay. So sa nauna kong modification or pag-modified is nakahinang siya. So nung tinest ko, halos wala namang pagbabago dun sa spec test ng signal, kasi hindi ko malalaman kung effective yung antenna, yung 32 dBi na external antenna, since na yung internal antenna ay nandun pa rin. So ngayon, susubukan ko at kung sino ang mas maganda. I hope na parehas na maganda. It's either na tanggal or hinang. Tanggal or hinang. So hindi pa siya bukas. Ay, bukas na pala. Sorry. Hindi pa siya bukas. Bukas na. Ayan. So so pasensya na kayo kasi nasugatan ako ng kutsilyo. Binalot ko muna siya. Sorry. Nakita. Wala akong band-aid. Tatanggalin muna natin yung SIM card. So itong modem pala na to is hindi pa siya naka-open line. So naka-lock pa siya sa smart. So yung combination ko dito is antenna 0 and 2. So antenna 0, 1, 2. Yan. Ito yung antenna 0, antenna 1, 2, 3. So ito yung combination ko, yung 0 at saka 0 at saka 2. 0 at saka 2. Tama ba? So gagayahin ko lang yung nakita ko sa internet. So ito. So subukan lang natin kung ano ang mas effective. Okay. Thank you.
ngayon tatanggalin na natin yung ito. Yan. Antenna 2 o saka antenna 0. Pasensya na kayo sa alin. Pasensya na po sa kamay ko, ah. Maliit lang naman to, kaya lang wala akong tissue, wala akong ano. So ngayon, magbubutas ko dito. So i-try muna natin i-on kung gumagana.
So connected na siya. So as you can see, nagbi-blink-blink siya dito. So has no internet connection. Try natin guys. So, try natin ibalik yung mga IPX kung magkakasignal siya. So, parang mas okay yung bihinang. Para kahit walang external antenna. Gaganat-gaganat siya. So ayun, pag wala yung antenna 0 at saka antenna 2, nagbe-blink-blink lang yung SIM card indicator at saka wala siyang signal. Pero pag nakalagay yung internal antenna na antenna 0 at saka antenna 2, ay meron siyang signal. So sa Wi-Fi, ay wala pa rin Wi-Fi. Kaya lang, hindi umiilaw yung ano. Yung power. Ay, Wi-Fi. Mali pala. Naka-disable pala yung Wi-Fi. Yan. Naka-disable pala yung Wi-Fi.
Okay. So ayan, connected. So tayo muna natin, tanggalin natin ulit. So ibig sabihin, kung nakatanggal tong antenna na to, kailangan mo talagang gumamit ng external antenna. So, mapo-force kang gamitan ng external antenna. So, may mga napabasa kasi ako sa Facebook na nagbi-blink-blink lang yung router nila na binili, open line sa Shopee. So, kailangan talaga palang lagyan ng external antenna kasi kung hindi ito nakahinang, kung hindi dito nakahinang, kailangan talagang maglagay ng external antenna. So panoorin niyo na lang yung videos ko na yung video ko na naghinang ako dito. So yun, kahit walang external antenna, gagana siya kasi hindi siya naka remove. Hindi siya naka remove dito sa board. So ngayon, since na-remove na siya, try natin ulit i-on kung mayroon siyang signal. So, ano ba yung maganda? Hinang or direct? Hinang or ayan. So, you can see, diba? Kanina, na nakalagay siya dito. Okay siya. Ngayon na hindi siya nakalagay. Nag-blink-blink siya. So, mapo-force kang lagyan siya ng external antenna. So, yun ang disadvantage at advantage. Yung disadvantage ng tanggal dito sa pigtail, IPX o SMA, is mag-force kang lagyan ng external antenna. So, ang kagandahan naman ng hinang ay kahit wala kang external antenna, basta may nakaabangan dito just in case na gusto mong lagyan, eh, magagamit at magagamit mo siya. So, ngayon, mag-modify na tayo.
kamay ko. So ayun na, yung may glue gun, so yun yung internal antenna, so ito na. So ngayon itatest natin dun sa external antenna na hybrid 32 dBi. Ngayon wala siyang upload. So ayan. So nandun yung antenna ko sa labas. Kailangan natin pumunta doon. So so far, so ilagay na muna natin yung modem sa kanyang housing. Saka lagyan ng konting tornilyo muna. So ngayon, punta tayo dun sa external antenna kung okay siya. So far ito yung external antenna. So hintayin.
So ngayon lagyan natin ng external antenna. So ayan, may external antenna na siya. So paubos na yung load ko. Papalit tayo ng SIM. Ubos na yung load. So ayan, ubos na yung load. So wait lang. So pansin nyo, stable na siya. Yung LTE signal status number 1, naging stable siya. So sa next video natin is mag-band lock tayo at saka mag-SIL ID. SIL ID lock. So pansin nyo nagbi-blink-blink kasi wala siyang external antenna. So dito sa phone is connected din tayo. Ayan. Ayan. Yan ang disadvantage ng hindi hinang sa PCB ng antenna. Kung walang external, mahina siya. So mapwersa kang bumili ng external antenna sa ayaw mo at sa gusto. Kasi once na hindi nakahinang, mahina. So unlike dun sa hinang, mayroon kang external antenna at saka mayroong antenna, ay mayroon kang external antenna at internal antenna, as long na malakas yung signal mo, malakas pa rin yung internet mo. So, last test. So, isa pa.
So ayan. So thank you for watching, guys, and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Bye bye.